sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Kapatid Avenids. At dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang pagbabalik ni Attorney Larry Gadon. Kasagsagan nitong huling eleksyon ay isa ang pangalan ni Attorney Larry Gadon sa mga pumutok sa madla. Ito ay sayang lang guys talaga nung hindi siya nanalo. Pero dapat talaga umuputo sa Senado eh. Larry Gadon. Dahil sa kanyang hayagan at diretsong pananalita, marami ang sumuporta sa kanya dahil sa pagtuligsa niya sa mga dilawan. At marami ang nagmahal sa kanya. Pero pagkatapos ng eleksyon ay bigla na lang nawala sa eksena si Gadon. Wala na tayong naging balita sa kanya pagkatapos na matalo sa kanyang pagtakbo bilang senador. Marami ang nanghinayang dahil matalino si Gadon. Sinasabi niyo, walang nakaw na yaman ang Marcos. Wala. At alam niya ang mga dapat unahin at gawin. Gayon pa man, ay muling nagbabalik ngayon si Larry Gadon. Ito ay matapos na bigyan siya ng posisyon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos upang makatulong sa kanyang pamahalaan at sa Pilipinas. Ano kaya ang magiging papel ni Attorney Larry Gadon ngayon? Oh boy! Lahat na yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Si Larry Gadon ay... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kapatid Avenids, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ikilala bilang matatag na kaalyado ng Rehimeng Duterte at malaki ang respeto sa gobyerno nito. Ang lahat ng mga kaaway, lalong-lalo na ang mga dilawan na naninira sa pamumuno ni Duterte, ay sinuwag din naman ni Attorney Larry Gadon. Kahit ang ilang mga artista at personalidad na panay ang paninirangpuri sa ating gobyerno, ay hindi pinalampas ni Attorney Larry Gadon. At isa-isang binanatan at pinagsabihan ng kanyang sikat ng tagline na mga bubo. Ang kanyang pagtuligsa sa mga dilawan at mga taong walang common sense ang dahilan kung bakit siya binansagan bilang anti-bobo man. Kilala rin si Gadon bilang pangunahing taga-suporta ng Administrasyong Marcos. Matatandaan na hayagan din ang kanyang pagsuporta sa tandem ni Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte noong nakaraang eleksyon. Una siyang tumakbo sa pagkasenador noong 2016, ngunit nabigo siya na makaupo sa Senado. Dahil na rin siguro marahil, hindi pa siya ganun kilala ng madla. Pumutok talaga ang pangalan niya nitong 2021 hanggang 2022 dahil sa pagiging straightforward ng kanyang mga pahayag sa mga kumakalaban sa gobyerno. Pero pagkatapos nitong eleksyon 2020 at matalo sa kanyang muling pagtakbo, ay nawala na rin tayo bigla ng balita sa kanya. Panandalian siyang nagpahinga sa mundo at usaping politika at naglaan ng oras para sa kanyang sarili at pamilya. Marami ang nanghinayang sa kanyang pagkawala sa eksena dahil marami pa sanang maibabahaging kaalaman itong si Attorney Larry Gadon sa madla. Oh boy! Hanggang nitong nakaraan, ay muling nabuhayan ng pag-asa ang mga sumusuporta kay Attorney Larry Gadon dahil muli siyang babalik sa pagsisilbi sa ating mahal na bayan. Nito lamang nakaraan ay itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Larry Gadon bilang kanyang anti-poverty czar advisor. Ito ay under sa nutrition program ng administrasyon
na kilala sa tawag na BBM, Batang Busog, Batang Malusog. Bukod sa pagbibigay ng mensahe nito tungkol sa mas malusog na mga kabataan, ang programa ay pinangalanan alinsunod din sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na karaniwang tinatawag na BBM. Inihayag ni Atty. Larry Gadon nitong nakaraan ang ilang detalye ng kanyang unang inisyatiba bilang anti-poverty czar ng gobyerno na inaasahan niyang inulunsad habang ipinagdiriwang ang Nutrition Month sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Gadon, ay magkakaroon daw siya ng programa na tatawagin niyang BBM Movement. Ang ibig sabihin nito ay Batang Busog, Malusog. Ito ay naglalayon na kumpletuhin ang nutrients sa katawan ng mga bata upang mas maging maganda ang focus nila sa edukasyon. At kung magkakaroon sila ng magandang edukasyon, iyan ang magdudulot sa kanila ng magandang kinabukasan ayon kay Gadon. Nagbigay lamang si Gadon ng mga limitadong detalye tungkol sa kanyang mga plano na kung saan ay isasama ang mga programa sa nutrition at pagpapakain. Makikipag-ungnayan din siya sa malalaking negosyo para hikayatin silang makipahagi sa kanyang Dibu Project. Ayon sa kanya, ay hihikayatin niya ang mga korporasyon na gawing corporate social responsibility ang mga ganitong uri ng pagtulong sa mga batang nakukulangan sa nutrisyon. Magandang pagkakataon ito, di umano, ayon kay Gadon, upang makatugon ang mga private sector sa pagtulong lalo na sa mga elementary students na kulang ang timbang at kulang sa nutrisyon. Marami ang natuwa sa payag na ito ni Gadon. Ngunit, marami rin ang mga tumuligsa sa kanya dahil na rin sa mga kontrobersya na nangyari sa kanya noon buhat sa kanyang matalas na pananalita sa mga kaaway ng gobyerno. Ayon sa mga kritiko, ay hindi daw umano bagay kay Gadon ang mga ganitong uri ng trabaho dahil mainitin daw ang ulo nito at madali magbitaw ng mga bulgar na mga salita sa kapwa. Marami mang tumuligsa ay matibay pa rin ang loob ni Gadon na magagampanan niya ang itinalagang trabaho sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano man ang sabihin ng mga kritiko kay Gadon, ay matapang niya itong haharapin at sasagutin lahat. Alam niyang alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang gagawin nito. Tulad ni Atty. Larry Gadon, ay alam din natin na para sa ikabubuti ng bansa ang mga desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa na dito ang pagtatalaga kay Gadon bilang Anti-Poverty Czar Advisor. Ikaw kapatid, suportado mo ba ang pagkakatalaga ni Pangulong Marcos kay Atty. Larry Gadon? Oh boy! Comment ka nga kapatid nang malaman namin ang inyong mga opinion. Isang magandang pagkakataon yun guys para kay Atty. Larry Gadon na nandun siya guys sa loob ng malaan niya. Diba? At congrats sa kanya. Sana sa susunod talaga na eleksyon, mapaupo natin siya bilang senador. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundal ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.